Mabuti pa yung pag-usapan na natin ang mainit-init na hot tissue! Hot tissue! Woo! Spicy! Kunwari yan din sa natin, Ana! Hare, hare, hare! Okay. Ito ang ating hot tissue, ha? Masahin ko na. Oh, sige, masahin ko. Yan, Nico. ECQ ulit. Agree o disagree? Ay, yun. Kumbaga kasi nasa ECQ nga ulit ang NCR plus bubble ngayong Holy Week. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID infections. Usapang pagtaas sa kahapon, 10,000 pala. Mm-hmm. So, every day talagang nabibreak yung record in a single day. So, anong tingin nyo? Agree ba kayo dun sa ECQ na walang makakalabas muna, grocery lang ang bukas, o disagree kayo? Tingin nyo? Kumbaga kasi yung nakalagay dito, makakatulong ba talaga ang pagbabalik ng ECQ para o yung enhanced community quarantine para bumaba ang transmission ng COVID. Una-una talaga namang makakatulong. Makakatulong talaga yung kasi dumadami nga yan kapag na-expose tayo. Correct. Pero kasi ano yung pinakamasamang mangyayari kapag patuloy tayo nag-ECQ? Kasi bumabagsak ang ekonomiya. Yes. At marami nawawala ng trabaho. So, maaaring bumaba yung case, pero paano nga yung mga taong nagugutom? Kumbaga yung yes, walang work, dahil nga una-una yung mga namamasada, dahil umaasa sa mga taong nagko-commute. Kagaya lang nun, na-sample lang naman yun. Siyempre, for sure, ayaw talaga ng government natin na gawin sa economy natin. We've been here before eh. Kasi yung problema talaga natin, after the lockdowns, after the implemented quarantines, hindi natin nadadala. Parang iniisip natin, pwede na mag-party ulit, pwede na mag-party. Hindi naman inibas-bas ng gobyerno. Kumbaga sila naman ang nagsabi na bubuksan na nila uli. Binuksan nila ang mga probinsya, pwede na uli mag-Boracay, mag-Palawan, pinabuksan ng gym, ang mga restaurant dahil bumabagsak na nga daw ang ekonomiya. Mm-hmm. So kumbaga, yun ay may bas-bas naman nila. Kaso nga, nitong lumobo, bigla nilang binalik nga yung ECQ dahil hindi nga kaya. So kumbaga talaga nga sa madaling salita, nakakalungkot na wala tayong konkretong plano talaga kung ano ba yung dapat natin gawin. So hindi naman tayo tuturuan dito, dapat ay nagtutulungan tayo. Pero yes. Ano na nga ba ang solusyon, no? Ang hirap eh. Talaga yung feeling ko na solusyon, no? Ha? Yung vaccine talaga. Siyempre naman, yan talaga, lunas talaga. Kasi naka-ECQ tayo, pero bakit 10,000 kahapon? Oo nga, tumaas pa rin eh. Diba? Tumaas. Mm-hmm. Kasi dito sa lugar namin, halos punuan na ro yung ospital dito, kaya grabe na yung epekto. Kaya sabi ko, para dito sa question na ECQ ulit, agree ba ka? Piling ko agree talaga ako dito dahil umakalat na talaga yung virus eh. Oo, at siyempre, alam natin eh, mapabilis nga sana yung magkaroon ng vaccine. Kasi siguro, malay natin at hoping tayo na kapag nag-start yung vaccine, everyday bumaba. Mm-hmm. Ba? Oo. Mm-hmm. Sana yung maging goal natin. Kasi ako din naman, agree naman din ako sa ECQ. Pero yun nga lang yung mahirap talaga. Kasi ang dami nang sobrang natatamaan. At alam mo yun, kahit ultimo mga small business, nawawala na din. So yun lang yung nakakalungkot, guys. Diba? Apektado ulit, no? Apektado nga ulit. Siyempre, hiling din natin na sana nga. At, kasi last year, diba, nung nag-ECQ, nagkaroon nga tayo ng mga tulong para nga sa mga nangangailangan. Kasi kapag ECQ, talagang hindi nakakalabas noon at walang work. So ngayon, parang kinakailangan uli ng mga Pilipino nga uli ng tulong. Lalo ngayon, siyempre, hindi mo sila mapipigilan kapag talagang gutom, diba? Hindi lahat ng tao katulad natin na kahit papaano merong work from home, merong kinikita. Yung iba kasi wala talaga eh. Sa labas yung pinagkakabuhayan nila. Kaya kailangan natin magtulungan, guys, kung sino man yung meron ba. At syempre po palagi, go Janine. You really need to go out, syempre, mga Showtime Onliners, mga madlang people. Magsuot ng face mask, face shield, observe safety protocol, social distancing, magdala ng alcohol lagi. Tapos, of course, if you can, always wash your hands. Tapos, huwag maging kampante. Mm-hmm. Tama, tama. At ingat lang tayo palagi. Magkaroon nga ng mga murang test, no? At dumami pa yung mga public
RT-PCR o ano, saliva test para sa iba. Mm-hmm. Kasi isang factor din yan eh, kapag mahal, kapag nakakaramdam na yung isang tao sa pamilya, nanghihinayang magpaswab. Diba? Yeah. Kasi mahal talaga eh. So parang iniisip nila, magpapaswab ako. Kaso ang mahal eh, 4,000, 3,000. Hindi na. Tapos hanggang after week, yung pala COVID na. So nahawa na yung family. Diba? Mm-hmm. Sana magkaroon po tayo ng ganun talaga. Kung kaya, kung possible. Ako hindi ko alam kung paano ko gagawin. Kaya hindi naman po ako tumakbong politician kasi hindi ko siya apply. Hirap, no? Oo, nagsasuggest lang ako na sana magkaroon pa ng mga ganyan ng mga public. Kasi yung PGH, sige, basta yung mga public na hospital is nung nakaraan nga is parang nag-close sila na March 5, hindi na nila kaya mag-accommodate. Kasi sila yung isa sa mga murang pa-swab test eh. Nasa 950 pesos. So afford talaga. Kaso nga dahil nga sa dami ng nangangailangan, hindi na nila nakikater lahat. So importante nga yung ano, mapa-swab test talaga. Para pag alam mong meron ka na, ma-ano ka na eh, mahiwalay ka na sa family mo, di ba? Makapag-quarantine ka na. Yeah. Mm-hmm. Ayan, maraming na tayong mga comments from our Showtime onliners. Yes. Bueno, a vaccine is made not for cure but for protection, of course. Para ma-prevent yung ano yung pagkahawa, tapos hindi na ma-carry yung disease, of course. Pero, yeah, totoo yan. Pero makakatulong talaga yan if may vaccine talaga. So, still, sobrang need pa rin natin na there's something helps us from carrying the disease. Yeah. Mm, oh, hindi porket may vaccine, ano ka na, Superman na, ha? Kumaga, prevent than cure. Oh, kasi baka maging kampante na once na masaksakan na, di ba? Na, oh, pwede na. If na ako, kayo, di ba? So, it's better to prevent than cure talaga tayo. Okay. Yes. Kailangan natin din maging maagap sa mga pwedeng, ano ba yung tag dito? Kailangan natin maging maagap para sa mga posibilidad na merong ano, pag-iingat ba? Parang ganon. Something. Yes. At ito nga, meron sabi ni Mice Honori, I think kailangan lang ng disiplina ng mga tao para maiwasan ang pagtaas ng cases. Sample ko dito, yung iba minamasama eh. Kunyari, nag-grocery ako, kami ng wife ko. May tatakbo, magpapapicture, tapos minsan wala pang mask, tapos minsan naman, pag pinagbigyan ko ng distancing, pinipilit na pahubad yung mask. Oh. Ay, dapat hubad, kasi hindi ko makikilala. Sabi ko, at minsan nagtatampo na, ay, bakit naka-mask? Eh, papapicture kami. Safe naman kami. Parang kiniklaim nila na safe naman kami, alisin mo yung mask mo. Parang minsan sumasama pa yung loob nila. Parang in-explain ko na, alam niyo naman po yung reason, na alam niyo naman po, parang own protection nating lahat. Yes. Sinample ko lang yun. Ibig sabihin, minsan nagiging kampante na, wala naman kami, okay naman kami. Yan naman yung iniisip natin lahat minsan, di ba? Minsan puputok na lang bigla yung mga senyales talaga na may COVID ang isang tao, di ba? So, yun pa rin, discipline pa rin po talaga. Yes. Importante, no? Yeah. May mga ganun rin akong ano eh, experience ni ko eh. Minsan masasabihan ka pa na maarte, no? Oo, totoo. Kami, kaya sana maintindihan ng mga tao. What if ako yung meron, mahawaan ko kayo? Oh, diba? Paano kung may ako nung meron, diba? Yes, so sinasample ko lang po yun talaga. Correct.